Mahigit 15,000 baboy ang pinatay dahil sa African swine fever sa Lobo, Batangas. Tinutugunan naman daw ang sitwasyon sa tulong ng bakunahan at pagpaparami ng mga baboy. Pero kung kulangin daw sa supply, tinitingnan din ang pag-aangkat. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kung bibili ka ng karneng baboy ngayon, nasa 260 pesos ang pinakamababang presyo ng kilo ng kasim at 300 pesos ang pinakamurang liyempo sa ilang pamilihan. Batay sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture. Ayon sa National Federation of Hog Farmers Incorporated, bumaba ang presyo ng baboy dahil nagpanik magbenta ang mga magbababoy sa mga lugar na naapektuhan ng African swine fever. Ngayong umabot na sa 458 na mga barangay ang tinamaan ng ASF sa bansa. Sasapat kaya ang supply ng baboy lalo't bermonths na simula bukas? Panahon kung kailan uso ulit ang mga handaang may lechon, barbecue, menudo at iba pang putahe. Tiwala pa naman ng mga hog raisers na tataas ang demand. So may disposable income, medyo kakain na sila sa mga restaurants ulit kasama yung mga pamilya. So all this will create higher demand at naturally pag bumaba ang supply, ayun, tataas ulit yung presyo. Sa 26 na barangay sa Lobo, Batangas, halimbawa, may kaso ng ASF sa 21 barangay, karamihan sa mga tinamaan mga backyard farms. Around 15,212 na po yung mortalities. Ito po yung may recorded kami na namatay na po, na depopulate, nagbaon. Hindi pa po kasama dito yung mga hindi na po na-report sa amin, nagkanya-kanya na po ng pagbabaon yung mga farmers natin. Ayon sa DA, bukod sa nagsimula ng controlled vaccination, patuloy ang repopulation sa iba't ibang lugar sa bansa. Maaari ring mag-import kung kinakailangan. Nagbabalangkas na rin ng bagong polisiya ang ahensya para payagang makalabas sa mga baboy mula sa mga red zone patungo sa ibang lugar kung wala namang sakit. Hintay lang natin yung pag-issue nitong nasabing guidelines para masigurado natin na yung mga ASF-free na baboy ay makarating sa mga pamilyan, sa slaughterhouses, at hindi hintayin magmaapektuhan ng ASF doon sa mga red zones. Ayon sa pork retailer na si Melinda, makatutulong ito para masiguro ang supply ng baboy sa mga pamilyan. Basta good ang baboy, yung ASF-free, wala lang sakit, okay naman yun. Kasi may mga permit naman kami. Sana nga hindi kami mawala ng paninda. Kasi ito nang ano namin, hanap buhay. Payo ng Department of Agriculture sa mga mamimili, hanapin ang tatak ng pagkakasuri ng NMIS tulad nito. Ibig niyan sabihin, dekalidad at ligtas ang karning inyong kakainin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.